catch 'em all. Hi guys, welcome back sa aking channel. Pero bago tayo pumunta sa ating topic, kung hindi ko pa nakasubscribe sa aking channel, pasubscribe naman. Para updated ka sa ating ilalabas. Nag-live streaming din ako sa YouTube. Ako sa Fight Official Gaming. Papalo na lang din at pasubscribe. Thank you po. The Eraser Heads, Filipino rock band, formed in 1989 at UP. Sila ang Beatles ng Pilipinas at isa din sa importanteng artist sa Pilipinas. Ang banda ay binubuo nila Eli Bendia, vocals and guitars, Marcus Adoro on guitars, Buddy Zabala on bass, Raymond Marasigan on drums. Karamihan ng mga kanta at albums nila ay sobrang successful talaga. Ang mga album na to ay ang masumusunod. 1993, nag-release ang Residence ng Ultra Electro Magnetic Pop album. 1994, Circus album. 1996, Caterpillar album. 1996, naglabas din sila ng Christmas album, Fruitcake. 1997, Banana Type album. 1997, Sticker Happy album. 1998, Aloha Milky Way album. Natin, 99 album. 2001, Carbon Exteriorside. 2002, nag-backup ang banda. Pero patuloy pa rin sa musika ang natitirang mga members nito. 2004, nag-release ang Eraserheads ng Anthology album. Ito yung mga compilation ng mga album nila. 2006, na-release naman ang Anthology 2. 2005, nag-release ang Eraserheads ng Ultra Electromagnetic Jump. Ito ay tribute album ng mga OPM bands para sa kanila at iba pang mga artists. 2008, nagkaroon ng reunion concert ang Eraserheads. Hindi ito natapos dahil nagkaroon ng problema kay Eli Bendia. 2009, nagkaroon ng reunion concert part 2, The Final Set Live. At naging successful naman ang pangalawang reunion concert nila. 2012, na-release naman ang The Reunion, The Eraserheads Tribute Album. 2014, nag-release naman ang Eraserheads ng album. Ito ay exclusive lang sa Esquire Magazine. Patuloy pa rin ang gumagawa ng mga music ang mga members ng Eraserheads sa kanilang mga bagong banda. May mga pictures ako dito na na-meet ko ang mga members ng Eraserheads. Wala nga lang yung picture namin ni Sir Marcus Adoro dahil hindi ito na-develop. Pero nakapagpa-sign pa rin ako sa kanya ng album. Pero kahit ganon, ang mahalaga, nakamit na meet ko sila at nagkaroon ako ng chance then sign ng autographs. Maraming salamat sa musika at legacy, Eraserheads. I catch 'em all.